Ito po yung maintenance feeds para sa pagkakabuka ng katawan ng manok. Sa isang kilong Enerton. Ayan, medyo maporol na yung gunting natin. Ginamit kasi ito ni Aljun sa pagkatay ng baboy. Ayan, Enerton, isang kilo. Haluan din natin ng magic beans. Ano yung tinatawag na hug starter. Iba natatawa dyan kasi pang baboy, pero ano po ito, effective to para sa pagpapabuka ng katawan ng manok. 1 kilo din. Ayan. Tapos crack corn. Ayan, ito yung crack corn. Halo din natin, 1 kilo din. Hahaluin natin siya at yun yung ipapakain natin doon sa mga manok na kinakailangan natin pabukain yung kanilang katawan. Once na okay na yung weight nila, buka na yung katawan, balik na tayo dun sa normal na pakain, which is Enerton na ready mix maintenance. Ito para lang sa stage ng pagpapabuka ng manok. Ito yung ano namin, ginagamit namin na measuring cup. Coke sakto, hatiin nyo dun sa may ilalim niya, meron niyang line dyan. Hatiin nyo lang hanggang dyan. Nasa 35 grams ito. Mayroon po pala ako nakalimutan sabihin. Oh. Ito, bonus tips. Bakit yung ginagamit namin dito is Enerton na nakapack, hindi yung kinikilo. Number one reason is kung mapapansin nyo sa merkado, sa palengke, yung mga naka-expose sa dirt and sa kung ano bang mga moisture, ganyan, nagkakaroon ng amag. Pag nakain nyo ng manok, nagkakasakit sila. So para sa akin, binibili namin dito is yung nakapak lang. At least, ano siya, alam mong secure, walang amag sa loob, walang yung mga kuto, malinis. At napapanatili natin yung health ng manok. Ganun din sa conditioning na ginagamit. At importante, pinaka-importante yung para sa mga sisiyo. Ayan. Nakapak lang. Pwede naman kayo bumili ng mga kinikilo. Pero dapat make sure nyo, i-check nyo na walang amag. Ito, kung titingnan nyo, wala talagang amag yan. Napakalinis. No, kahit hindi na to hinuhugasan, direkta na papakain. So yun lang, share ko lang para aware din kayo, kasi tinuro din yun sa amin nung nagsisimula kami. Ito pala yung isa sa mga materials namin dito. Ang layo nito is Boston. Yan, kung makikita nyo, maganda yung kulay niya, healthy. Ito isa sa materials namin na ginamit ng nakaraang breeding. Ayan, yung pares niya, yun, yung Boston Roundhead. Ayan. Okay, mga kaibigan, ito po yung regular gray na inahin. Ayan. So, very healthy din. Yung mga standing niya. Once pa lang nagamit to. So, this coming February, ito naman yung isasalang namin. Ito po yung Gilmore Hatch na straight comb. Acquired ito from Alexander Knight ng Bacolod. Leg band intact pa. Nasa mga 1 year, almost 2 years na rin ito. Pero, maganda pa rin ang performance. Yung mga sisiyo nito nanalo sa WPC, sa Bacolod. Mayroong buyer doon na naging maganda yung record niya. So, ito po siya. Ginamit namin to this season lang. January born yung mga sisiyo niya. So, may kita niyo po sa mga susunod na buwan. Meron po tayong mga bagong Gilmore Hatches.